Hi guys, welcome to my vlog. This is Oyong. Tawa talaga. Tawa. At syempre, andito kami ngayon sa sasakyan ni Mia Mia Vlogs. Mia Ilocana, di ba? Mia Kaloka. Ay, Mia Kaloka. Mia Kaloka. Ano, nakalimutan ko na talaga. Yung Mia Kaloka at kasi Mia... Kasi kinalimutan mo naman talaga na siya. Kasi yung madami mong sinasabi sa kanya against. At saka syempre, kasama namin na nag-isang... The feeling is mutual. Ano meaning na ng feeling mutual yun? Ano meaning na? Masama na siya. Yat, ano namin siya ngayon sa ano, sa swab test na dito, Dam? Yatin namin siya ni Mia Mia Kaloka doon sa swab test niya. Kasi nga, sa 10? Sa 10 ba yung ano mo, Dam? 11. Sa 11, mag-ano na siya. Mag-guesting na siya. Mag-ano na siya doon sa... hotel. Oo. Magpa-quarantine na siya doon. Iba-iba ang swab test ngayon ni Brenda. Bakit, alam niyo kung bakit? Kung saan kukunin yung swab? Saan? Sa puwet. Tapos inakabahan kaming lahat kasi nga yung ano niya dito, esophagus. Yung lalamuna. Yung lalamuna niya. Esophagus. 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 Yung mukha mo mukhang asparagus. Teka lang, saan mo nakuha yung esophagus? Alam mo talaga. Sa ano? Yun? Sa science. Ang galing. Sa science yun sa Beshi. Saan banda located ang esophagus? Dito. Pag gumagano ka na lalaki, tinatamaan yung esophagus mo? Siyempre. Pag nadidip, ano pag nadidip? Deep? 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 Basta yun na eh. Deep throat. No, bakit? Deep throat. Hindi mo alam deep throat? Ano lang mabaga si Oyo? Nagbabaga. Ako pa. Siya ano siya? Siya kasi yung nag-ano kagabi nagta-deep throat. Paano mo minimaintain yung ano mo? Yung ano, tapis sa ilong mo. Kaya kinakabahan kaming lahat kasi nga baka ano, baka positive siya. Nung huling, ako pa yung huling nagtanggal ng ipis na na. Di ba nung nag-ano ka sa kilay? Tinanggal ko na to. Ginupit ko. Paano ko pa naman magpakilay ulit? Mm-mm. Kaya guys, mamaya, hintayin natin si Madam Brenda sa after sa swab test niya. At CEO kasi nga, tingnan natin yung result. Natatakot kaming lahat. Kasi baka quarantine kami. Gago! Joke lang. At makikita na niyo yung first time sa Viva. Oo. First time ko makikita sa Viva office. Hindi siya main, pero doon nag-rehearse, doon nag-meeting yung iba. Parang ano siya. Parang extension ng Viva office. Hindi ba doon sa pinapuntahan natin dati? Ano yun sa Manaruyong? Tektite ang pinaka-main eh. Ah, Tektite! Okay. Ang Viva talaga ni Boss Vic De Lizar, doon talaga yung pinaka-main building talaga. Yun eh, Tektite sa Mandaluyong, Ortigas ba yun sa Manda? Oo, dito tayo nagpupunta doon. Hindi, dito na tayo sa extension na office, yung parang dyan ang rehearsal. Extension lang pala yan, yung pinatambayan natin dati. Oo, ano lang yun siya, studio, tapos mayroon ding office, may dyan ang workshop, dyan nagda-dance workshop. Oo, sa likod doon, may pinuntahan pa tayo. Dyan nagbablog sila ni Chad, ang BN, Bex Battalion. BN, ano to, bakla ng taon? Bex Battalion. Ang ano sa Chad? Tapos, dyan ko rin nakita sila, dyan ako nag-assist dati, PA ako dati, nag-assist ako ng mga boy band. Diyan ko rin unang na-meet sila na din Lustres, sila ni Asi Pressman, Ann Curtis, si Miss Sharon Cuneta. Lapak, si Mega Star. Diyan ko lahat. Tapos, dati pinang ako doon. At alam ni Mariana yan, kasama ako. Kasi yung pinsan niya, first cousin niya, was my boss. So yung boss ko... 10, 12 years ago. Bakit Beshi? 2010 pa siya. 11 years. Ah, 11 years na. So ngayon makikita mo na sila yung. So tingnan natin kung andun pa rin yung burger machine, no? Sige. Tingnan natin mamaya. At tingnan natin kung andun pa rin yung mga boss ko dati, sila ni Tito Nestor, si Tito Tom. Oo. Yung mga guard doon. Kilala nila ako doon at sawa nga sila ng tawa kasi one day doon magiging artista ako kagaya ng mga nakikita namin doon. Kasi dati, pag may dumarating ng mga artista doon, mga taga Viva, sabi nila, "Uy Brenda, malay mo maging ganyan ka rin sa kanila." Ganyan. And now, I'll be back there. At mag-artista na ako kasi magsasob ako for guesting sa isang network and magugulat din sila. Ano kayo magiging reaction nila, no? Yeah. Abangan na lang nila. Let's go! Abangan! Yeah, let's go! Hindi pwede sabihin? Oo, bakit Beshi? Hindi ba pwede sabihin? Hindi pa. Secret! Secret lang muna. Basta ang title ng show ay... Ano title ng show? Show mo to.
Kaya mamaya guys, tingnan natin yung mga nandoon pa ba or wala. Lost up ni Vin ang brain kaya, ko. Oh. Let's go. Tayo sa anong sa Viva. Kaya ayan, andito na, na kami sa Viva. Viva sa Viva kasi nga si Madam Brenda is nagpa-swab test na siya. At saka yung sabi ni Madam Brenda na andito pa ba yung burger nila? Angel's Burger ba yan dyan? Burger machine. Ayan yung burger yung machine. Yung burger machine nila andyan sa likod. Yung tambayan namin dati. Ayan, o yan. Yan yung tambayan daw dati nila ni Mia Mia Vlog. 10 years ago. 10 years ago ba? 10 years ago. So matagal talaga yan dyan ang burger machine. Oo, kasi dito sa Viva, di ba may mga talents, may mga ano, ito yung extension ng Viva. Kasi oo, yung main office nila is nasa Tectite Towers sa Ortigas. So itong nasa Scout Obvia sa ano. Mm-hmm. Ayun, anong Scout yun? Basta yung mga beshi. Ayun yung street eh. Scout? Ano? Tapos ang sabi ni may na ano ako, may ano daw dito, Scouts of Quezon City. Ano yung Scouts of Quezon City, Beshi? Ano yung Scouts of Scout Quezon Madrinan City? Scout Madrinan tong street. Ano? Kaya Scout lahat. Bakit tinatawag siya Scout lahat? Ano, tataka ka? Oo. Bakit? Ano kasi to noong 1963 meron mga ano, mga scouts na ipapadala ang Philippines papunta sa Greece para sa isang malaking scout jamboree. Kaso namatay silang lahat dahil sa plane crash. Saan naman siya na nag-crash yung eroplano nila. So hindi ko sure kung saan nag-crash eh, pero basta papunta sila ng Greece sa Europe para sa isang malaking scout jamboree. Mm-hmm. Itong mga, so in memory ng mga scout na ito, itong mga streets dito sa barangay West Triangle are, West Triangle ba dito? Basta dito sa ano, sa Timog. Hindi to West Triangle. Timog, di ba? Timog. Dito sa Quezon City. Kaya Scout Madrinan, Scout Tobias, ganun. So bakit maraming mga scout dito na mga klase-klase yun mga... Yun na nga, yung 24 na scouts na yun, yung pangapangalan nila, yun ang... Na... in memory sa kanila, yun ang ginawang streets, pangalan ng mga street dito sa Quezon City. Sa Quezon City. Kaya pala, ganyan ang mga lugar dito sa street nila dito na may mga scout muna. Bago, lalo na ano, sa Timog Triangle to eh. Kawawa naman yung mga ano no, yung mga ano, scout. Kasi sila parang kaya sila pinadala doon kasi sila ang delegates ng ano ng Philippines sa para sa scout Boy Scouts Jamboree. Hindi ko alam kung may Boy Scout. Ikaw ba, Beshi, nag Boy Scout ka ba? Nung elementary ako, pinag-ano ako ng Boy Scout pero walang budget. so hindi muna. Ako ano, nag Boy Girl Scout ako. Nag-boy girl scout ako na. Charot. Bakit nag-boy girl scout ka? Wala lang. Gusto ko lang may boy girl. Kasi dati kasi mayaman na kasi kayo. May kaya na kasi kayo. Puta dati ka. Hindi. Wala. Ano lang yun. Public school pa ako noon eh. Doon ka nag-ano. Oo. Libre naman yung ano mga scout na yan. Ang babayaran mo lang talaga is parang miscellaneous. Ganun. Pero madami kang matututunan kasi may jamboree sila. Basta madami activity yan. Importante nga talaga yung scout na yan. Kasi sa totoo, ang scout is nagiging scout ranger. Kumbaga, dun dati, sila yung mga tumutulong sa militar para makakuha ng intel, ng information. Ano rin sila, para silang, meron silang mga non-civic organization. Ganun yun, malaki ang scout. Ang ano. Pero ngayon, hindi ko alam kasi parang pati ngayong dating malaking lupa nila ng Boy Scout of the Philippines sa Novaliches, binenta na nila sa SM Novaliches na siya ngayon. Kasi parang wala na sumusuporta sa scouts. Boy Scouts. Pero sa ngayon, may mga scouts o baka ngayon sa mga kasi ang motto ng Boy Scout is ano eh, laging handa. Parang ganun. Yun ang Boy Scout. As a Girl Scout. Tapos hanggang yan sila. Laging handa. Ano sila eh, parang ganun. Boy Scout, Girl Scout. Ganun. Yun yung ano nun eh. Parang meron silang civic duty para sa sambayan ng ano, sa sambayanan, ganyan. Hindi sila militar, pero parang may civic duty sila. Ganun. So ganun to ba lang yung story dito sa Quezon City, pag may mga street na scout, yun pala yung scout story. Scout Borromeo,
ito, Scout Madrina. Ngayon ka lang nalaman yung mga ano, ganito, mga Scout. Kasi nga, dati kasi, nakaano kami dito nila, gumala kami dito nila. Gumagala kayo. Ano, dati pa lang yun, tapos nakikita yung mga, may mga Scout, pero hindi ko alam yung mga ano nila, yung mga history, kung bakit ang street nila, bago mag-ano, may Scout talaga first. So, yan pala yung history. Nadala lipstick ko, no? Matagal yung lipstick. So ayan na matagal talaga. Matagal yung lipstick kong yan. So, ayan. Kasi sa Brenda, nag-ano na siya dun sa loob. Punta ka natin na mga video na yung Viva. Nakapaa lang kasi ako. Nakapaa si... Tingnan mo, sumama. Tingnan pa ako. Sumama, nakapaa si Tata. Sumama lang ako, nakapaa. Kaya bawal akong lumabas. Hindi ka bawal lumabas. Pero magmamask ka pag lalabas kasi syempre nakahiya. Kaya ayan. So... Wala yung Viva. May Viva pa nakalagay daan? Wala. Pero gate lang yan. Papasok ka lang. Ano, yan ang Viva Studio extension eh. Nasa Quezon City. At least itong Viva na to. Malapit ito sa GMA at saka ABS-CBN. Mm-hmm. Kung sino mga gusto mag-recording. Yan. Andyan pumupunta si Sarah Geronimo. Ah, meron siyang malaking ano dyan. Viva si Sarah, 'di ba? Sarah Geronimo. Meron siyang malaking poster diyan sa Viva. Kaya tsaka pa, lahat ng Viva artist. Diyan lahat. Lahat ng hawak ng Viva artist. Kaya dito lang hanggang dito na lang tayo, Beshi, kasi nga hintayin muna natin si Brenda kasi pa, mga Bex Battalion dito rin sila nagte-taping, nag-shoot ng vlog, nagvo-vlog sila ganyan. Kaya ang social climbers kasi hindi pa naman sila, hindi tayo nag-sign up ng Viva kasi si Brenda una-una, inoferan na siya dati ng Viva. Kahit tanungin niya siya, binigay sa akin ni Brenda yung kontrata. Sabi nga, yan, basahin mo nga to. Sabi niya ganun. Sabi ko, sige, babasahin ko. Pero sabi ko, to Brenda kasi si Viva, pag pinirmahan mo to, lahat ng kikitain mo, pag talent ka nila, may share sila. Ayun. Si Brenda noon, bago pa mag-pandemic, ganun, kumikita na siya kahit 30,000 na ano ng alam po tin naman ng babaeng ito. Sarap sa nugget. yung mag-host lang siya. Tapos ang offer sa kanya 30,000, 40,000, 15,000 nga lang minsan. Kasi sabi ko, yun ang alang kikitain ko, may cut pa sila. Oo. Hindi pa ganun kalakas ang YouTube ni Brenda noong that time dati. Tapos hindi pa siya nagmi-miss Q&A. Basta ang tagal na nun. Kaya hindi pinirmahan ni Brenda. Pero kahit hanggang ngayon, hindi pipirma si Brenda. Kasi alam niyo kung bakit. Kasi kung anong kinikita ngayon ni Brenda is lahat sa kanya, self-made. So, wala naman na iambag to mga taon to. Kunyari nakipirma siya, kahit ano, ginawa niya yung pangalan niya, sarili niya eh. Tsaka to social climbers, di ba? Hindi naman to pre-produce ni Viva, hindi naman to pre-produce ni ganito, ganyan. Para na makipag-sign up ka na ang 30% nakikitain mo, mabubunta sa kanila. Sa 100,000 pesos, 30,000 mabubunta sa? Kanila. Kanila na, di ba? Bakit? Sabi ni Brenda, hindi naman sila nagpasikat sa akin eh. Oo. Sarili ko lang din, tsaka nung nag-miss Q&A ako eh. Oo. So, wala siyang kibot doon, sabi niya gano'n. Okay, magbabay muna tayo, Beshi, and thank you so much sa... Yes! Ma'am, thank you so Freya! Much, maraming salamat! Kay Ma'am Freya, nabigay siya ng piyaw sa amin. Hindi, nabigay kasi si Ma'am Freya ng piyaw kasi nga nung nag-ano kami doon sa province, nung nag... Flores de Mayo kami. May nanalo si Milmar ng Japan Gold at saka inano din kami tatlo ni Decato. So Ma'am Priya, thank you so much and thank you so much sa iyo, Beshi, kasi abang inintay natin si Madam Brenda, so dito muna tayo kasi bawal tayong lumabas. And saka see you my next vlog na. di ba tayo kakain sa burger machine? Hindi naman tayo kakain. So, waiting kami pagkatapos nito. Nagluto ang mga social climbers sa balay. Please subscribe the YouTube channel of Mia Kaloka! Mag-subscribe na kayo, hoy! And manood din sila, Beshi. Oo, panoorin nyo din. Diba? Iba-iba naman ang kwento namin. Iba-iba ang mga ano. So, hindi naman... Kasi ang mga ang vlog natin hanggang 10 minutes, hindi naman lahat maano. Minsan meron na kung may point na ano, may kwento. Iba-iba ang kwento. Iba-ibang kwento. Kaya... Hindi pare-parehas! Oo, okay. Bye! Bye!